sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga kakinosis. This is our gospel reflection for today, June 21, Tuesday. Matthew chapter 7 verses 6, 12 to 14. Mga kapatid, marahil kayo ay pamilyar sa kasabihan, golden rule na tinatawag natin ayon kay Buddha, ang tinatawag natin na huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Pero sa mabuting balita natin, ginawa itong positibo. At ang sabi ni Jesus, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo. You see the difference? Yung isa, negatively formulated. Itong sa ating mabuting balita, ngayong araw na ito, it is positively formulated. Alam niyo mga kapatid, ang mas maganda naman talaga na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos, mag-focus tayo dun sa kung ano yung pwede nating magawa. Perhaps masyado na tayong nakarinig ng napakaraming pagbabawal. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan. Minsan, nung tayo ngay bata, di ba? Naririndi tayo. At palagi na lamang nakakarinig tayo na huwag mong gawin to. Para bang lagi na lamang kada kilos natin merong pinagbabawal. Ngayon, sa mabuting balita, ang itinuturo sa atin ni Jesus, mas tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin kaysa sa mga bagay na huwag nating dapat gawin. Ang sabi ni Jesus, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo. It is what we call positive mindset. It is what we call the positive attitude towards our brothers and sisters. Ano ang dapat mong gawin? At ito ay babalik din naman sa atin. Mga kapatid, sa mabuting balita, sinabi pa ni Jesus na pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na daan, maraming mga tao pumipili doon sa mga malalawak na daan at pintuan, pero ito naman ay papunta sa kasamaan. Bakit kakaunti ang pumipili sa mga daan ng kabutihan? Sapagkat ito ay nangangahulugan ng maraming mga sakripisyo on our part, nangangahulugan ito ng maraming mga pagtalikod natin sa mga bagay-bagay na hindi natin mabitiwan. Pero mga kapatid, choosing what is right, choosing what will do good, not just for ourselves but for our brothers and sisters, will remind us all na sa tamang landas tayo at itong landas na ito maglalapit sa atin patungo sa Diyos. Sana mga kapatid, naway ang lagi nating isipin kung ano yung makabubuti para sa ating kapwa, higit sa kung anuman yung makabubuti para sa atin. Bago natin isipin yung makabubuti para sa atin, isipin muna natin ano yung makabubuti para sa ating kapwa. At babalik sa atin, katulad ng sabi ni Jesus, hayaan natin ang Diyos ang magbalik ng karampatang gantimpala sa paggawa natin ng mabuti. At anong gantimpala na naghihintay sa atin? Walang iba, kundi ang kaharian ng Diyos sa langit. Let's see each other in heaven by doing good deeds towards our brothers and sisters. God bless you all.